na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan ha, mga kababayan. Huwag na kayong maniwala sa chismis. Umutang ako. Ayan, oh, sa akin na galing. Kasi there must be a reason. Yeah. Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano po ibig sabihin? Kanang bulsa, umiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Umutang ako. In fact, dalawa yan eh. Ito, gagana na. O, nagpunta po ako noong isang araw. Naaprubahan na po yung ating 5 billion. Inutang ko po ah, 5 billion pesos. O ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? O yun ang ano, di ba? Kulang ipangutang ko kayo. O dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, inaprubahan na ng City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng... Nung mas kinatapos, alas 4? In fact, inabot siya na halos sa 5.6. Actually, 7. 7 nung una. Inislash ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil yun naman palamuti. Ayan ha, kita yun, palamuti. Inuna natin yung basic health facility. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam niyo bakit? Alam niyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid, yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million. In 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Meron pa talaga tayong dapat makuha na hindi nakuha ng mga... Kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero nung tayo naupo, pumasok yung pera. 600 million. O yun, isinama ko yun. Cuentas claras. Ayan ha. Ngayon, Mayor! Paano natin babayaran yan? Eh, huwag kayong mag-alala. Magaling magbayad ang Maynila. Di ba? O yan, hindi naman maapektuhan. May pag-aaral na ginawa dyan. Bakit ba minamadali mo? Ayan. Para lahat ng katanungan nyo sa mamaya, sa mga commentaries nyo, ba't nyo minamadali? Abay, oo naman. Dapat lang. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali kapag magtatatag, magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas, at 15 may sweldo ako. At 30 may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang 15, wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Kaya wala akong isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan, maganda to. Ito, medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Taon-taon, bilyon ang makukuha natin sa national government. Diba ate? Mm-hmm. Ang tawag doon, IRA. Yep. Internal Revenue Allotment. Yan ha, pag-gobyerno na ito. Sinishare lang namin sa inyo. Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, yung bahagi ng kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Maynila. In advance ko lang halos yung taon-taon. At hindi lang pwedeng kunin lahat yun. Portion lang. Is it logical? Opo. Bakit? Patingnan ninyo ha. Ito naman, simple economics lang ha. Simple economics lang. Baka nagiging boring na sa inyo. Pero at least you can check this. Simple economics lang. Kinuha natin 5 billion. Nakapagpagawa ako ng halimbawa, isang gusali. Ngayon, ang halaga ay 5 billion. Parehong gusali, gawin ko 5 taon simula ngayon. Hindi ko na siya magagawa sa halagang 5 billion. Ha? Parehong design. Parehong dami ng floor. Parehong materyales. Ha? Pero yung 5 billion na kaya kong ipagpagawa ngayon ng isang gusali, patungkol ba o kalusugan, hindi ko na kayang ipagawa sa parehong pera 5 years from now. Bakit? That is less 15% in terms of value. Ha? Hindi kita maintindihan na ngayon. Ang tawag ko doon, inflation rate. Halimbawa lang, sinabi ng BSP, hindi ko alam ha, kung ano ngayon ang inflation rate. Halimbawa, sinabi ng BSP, meron 3% na inflation rate.
So times 5 years, that's 15%. Ibig sabihin, ang pera natin 5 years from now, 5 billion pa rin. Pero yung halaga ng pako ay, ano ba, 15% ng ano? Oh, mahina, a lawyer ka nga pala. Mali ako natanong. Ito, doktor din. Mali na tatanong ako. Wala bang mathematician dito? Ay, bagay, oh. Then, 15%. Oh, di, pagpalagay mo na, oh, 750? Uh-uh. Oh. So, ang value ng ipatatayo natin building, parehong design, ha? Parehong design. Oh, is 5 billion and 750 million. 5 years from now. Sino natalo? Tayo. Ang tawag doon, cost? I don't know, hindi ako economist eh. But definitely, I'm pretty sure about inflation. So, kung ito ay piso ngayon, 5 years from now, kung 3%, magiging 1 peso and 15 centavos. O ganun din yung, ganun din mangyayari doon sa sinabi natin. Tama ba 750, 15% of 500? Is 10. So that's what... Kailangan ko mag-calculate. Right, that. 500. Oh, 750 nga. Ang galing. 750. Oh, yun. Oh, ngayon. Naitayo natin ngayon. Nakamura tayo. Bakit? Ang pinagbasihan ng pagkukuha ng pera ay future income. Ha? Oh, future income. Ang pagkukuha ng pera. Ipinagpauna ko lang. Yung kikitain natin next year, a year after that, and so on and so forth. Ito maganda. Mas mahaba kung babayaran yan. Long term. O pag long term, hindi nagagalaw yung billion natin. Pumapasok pa rin yung pera. Nababawasan lang a few hundred million pambayad ng principal at interest. Tanong, may kikita ba? Siyempre. Sino? Bangko. Nagpautang yung bangko eh. Eh, ano yung bangko na yun? Pribado? Hindi. Gobyerno rin. Kaya sinasabi ko siya, ito ang pamala. May bulsa sa kanan, inilipat lang yung pera sa wakali. Oh, parehong bulsa. Kapakinabangan pa rin ang tao. Oh, bottom line. After yung mga konting pagpapalit. Bottom line. Pakikinabangan ba ng tao ngayon? Yung magandang posib. Ah, opo. Oh, yun ang hinahabol ko. Kasi napag-iwanan tayo. Oh, ng panahon. Ayan ha. Oh, para kung meron pa ako hindi na sagot sa inyo, oh, i-comment nyo lang dyan, i-share nyo sa Facebook, oh, tapos i-comment nyo lang dyan, baka machambahan ko, ay pipilitin kong ipaliwanag. So nakita nyo ang intensyon, nakita ninyo ang plano, nakita nyo ang dahilan, at pag-analisa. Uh-huh. No? Pag-analisa, o oh, yan. Oh, yan po ang The Capital Report.